Last week, napag-usapan natin yung job at immigration opportunities sa City of Morden dito sa Manitoba. At tinuro ko sa inyo kung paano kayo mag-apply at eventually mag-immigrate papunta dito sa Canada. May kabarangay tayo na nag-comment at nagtatanong, Sir, ano bang agency yan? So ito mga kabarangay, ipapaliwanag ko sa inyo yung dalawang paraan kung paano kayo mag-apply through economic immigration papunta dito sa Canada. So unang-una po ay mag-apply kayo through sa mga Government of Canada na program at mga pathways. So gumawa po yung Government of Canada ng mga program na yan para po mas madali kayong makapag-apply. So yung mga iba pong program ay na-discuss na natin ng mga nakarang vlogs natin. So sa mga program po na ito, pag na-meet nyo po yung requirements, maaari po kayong makarating dito sa Canada at mag-i-immigrate po kayo. Ibig sabihin po na mag-i-immigrate, dito na po kayo titira sa Canada kasamang inyong pamilya. So pag na-meet nyo po yung mga requirements na yan, po, pwede po kayong maging permanent resident dito sa Canada at eventually maging Canadian citizen. So ang pangalawa naman pong paraan kung paano kayo mag-apply papunta dito sa Canada ay through sa POEA sa mga legitimate na agencies sa Pilipinas. So pag nag-apply po kayo dyan at natanggap po kayo, magtatrabaho po kayo dito sa Canada as temporary foreign worker under po kayo ng work permit. Then eventually po, pag na-meet nyo na yung mga requirements para sa pag-a-apply ng permanent residency, that's the time po na maghahanap na kayo ng pathways at mga programs para sa pag-a-apply ng pagiging permanent resident dito sa Canada. So depende po yan sa klase na inyong trabaho at kung saang lugar po kayo nagtatrabaho. So yan po mga kabarangay yung dalawang paraan at yung dalawang pagkakaiba ng pag-a-apply dito sa Canada. At dahil napag-usapan na natin yung dalawang paraan kung paano kayo mag-a-apply dito sa Canada, sana mga kabarangay ay hindi na kayo malito kung anong paraan ang inyong gagamitin. So sa episode na to, isa na namang immigration pathway at program ang ating pag-uusapan. Ito mga kabarangay ay sa small community na naman ng Canada. So sa program na ito, marami ang in-demand na trabaho ang kailangan nila under ng health and social work, technical jobs, mga trabaho sa business administration, information technology at marami pang iba. So pinaka-importante po mga kabarangay ay panoorin nyo to hanggang sa huli para po maintindihan nyo kung paano kayo mag-a-apply at eventually mag-immigrate through this program papunta dito sa Canada. Welcome po ulit sa bago naming episode. Para po sa mga bago dito sa aming channel, ako po si Boy Canada. So sa channel po namin, ang karaniwang usapan po dito ay mga job opportunities at kung paano kayo mag-i-immigrate papunta dito sa Canada kasama ang inyong pamilya. Kami po ay nagbibigay ng tips, advice, how-tos and guides base sa aming karanasan. So kung bago po kayo dito sa aming channel, sana po ay huwag niyong kalimutang mag-subscribe, i-click niyo po yung bell button, tapos i-click niyo po yung all para kung may mga bago kaming video gaya nito, ay ma-notify po kayo. At sana rin po ay huwag niyong kalimutang mag-thumbs up para naman po dun sa lagi naming taga-subaybay at mga subscribers namin, maraming salamat po sa inyo. At para naman po dun sa mga nakamiss sa mga nakaraang video namin, lalong-lalo na yung mga diniscuss namin na mga job opportunities dito sa Canada, huwag po kayong mag-alala kasi gumawa ako ng playlist para hindi na kayo mahirapan. So pumunta po kayo sa playlist namin na Work and Jobs in Canada. Pag napanood nyo po ang lahat ng mga videos po sa playlist na yan, maintindihan nyo po kung paano kayo mag-i-immigrate papunta sa Canada. Nandyan po lahat ng instruction at iba-ibang information na dapat ninyong malaman upang matupad ang inyong pangarap na makapag-apply, matanggap at eventually tumira dito sa Canada. Bago natin simulan ang lahat, batiin muna natin yung ating mga kabarangay sa iba't ibang panig ng mundo. Pumunta na tayo sa segment natin na Shoutout Kabarangay! So, binabati natin si Pisan Mac Domingo, si Jeans Vlog, ito laging nanonood sa atin si Jeans Vlog, Diana Moralina, Glenn Amoyo from Japan, si Mitch 24, Good Vibes Only, Macheran Katangi, Bianca De La Cruz, si Marinong Bisdag PH, si Big S from Taiwan, Romel Chris Berso, si DAA TV, Alvin J. Cabalteja from Singapore, si Anihos Kitchen, Ed Louis Garcia, Lito Tesorero, Hermie Diaz, Candace De La Rita, Sigilang, Domingo Pernaline, Jenicel Escolano. At ito mga kabarangay, special shoutout to dahil birthday niya Jan Elvira, yung lagi nating taga-subaybay. So happy birthday po sa iyo, Jan Elvira. So yan mga kabarangay, yung segment natin na Shoutout Kabarangay!
simulan na natin mga kabarangay. So ang unang part po ng ating vlog ay i-discuss muna natin yung mga occupations in demand sa program na ito o yung mga kailangan nila na trabahador sa program na ito. Then i-discuss natin yung requirements at yung process kung paano kayo mag-a-apply. So sa program po na ito mga kabarangay, meron pong 5 category. So napakarami po under ng category na yan. So abangan nyo po, baka ito na po yung chance nyo at yung linya nyo po yung mabanggit natin ng mga trabaho. So umpisan po natin, ang unang-unang category po ay ang healthcare and social work. So under po ng healthcare and social work ay ang NOC 3120, registered nurses and registered psychiatric nurses. Ang number 2 po ay ang NOC 3413, on nurses aides, orderlies and patient service associates. Ang number 3 po ay ang NOC 3233, o licensed practical nurses. Ang number 4 po under ng healthcare and social work ay ang NOC 3112, o general practitioners and family physicians. Ang number 5 po ay ang NOC 4152, o social workers. Ang pang-anim po mga kabarangay ay ang NOC 4214, o early childhood educators and assistants. Ang number 7 po ay ang NOC 4212, o social and community service workers. Ang pang-number 8 po ay ang NOC 4412, o home support workers, housekeepers, and related occupations. At ang panghuli po under ng healthcare and social work ay ang NOC 3111, o specialist physicians. So pangalawa na tayo mga kabarangay na category. So yung pangalawang category ay mga trade jobs o technical jobs. Ang unang-una sa listahan ng mga technical jobs ay ang NOC 7312, o heavy duty equipment mechanics. Ang pangalawa ay ang NOC 7321, o automotive service technicians, truck and bus mechanics, and mechanical repairers. Ang number 3 ay NOC 7311, o construction millwrights and industrial mechanics. Ang number 4 ay ang NOC 7611, o construction trades helpers and laborers. Ang number 5 mga kabarangay ay ang NOC 7237, o yung mga welders and related machine operators. Ang pang-anim mga kabarangay ay ang NOC 7271, o carpenters, o yung mga karpintero. Ang number 7 ay ang NOC 7241, o mga electricians. Ang number 8 mga kabarangay ay ang NOC 7251, o mga plumbers, o yung mga tubero. Ang number 9 mga kabarangay ay ang NOC 7511, o transport truck drivers. Ang number 10 mga kabarangay ay 7521, o heavy equipment operators. At ang number 11 ay ang NOC 7535, o other automotive mechanical installers and services. So pangatlo na tayo mga kabarangay, o yung mga business administrations. Ang unang-una po sa listahan ng business administration ay ang NOC 111, o auditors, accountants, and investment professionals. Ang pangalawa po ay ang NOC 121, o administrative services supervisors. At ang pangatlo po ay ang NOC 1311, o accounting technicians and bookkeepers. So pang-apat na tayo mga kabarangay, ito yung mga IT o information technology. Ang unang-una po sa listahan ng information technology ay ang NOC 0213, o computer and information systems manager. Ang number 2 po ay ang NOC 2147, o computer engineers. Ang number 3 po ay ang NOC 2171, o information systems analysts and consultants. Ang number 4 po ay ang NOC 2172, o database analysts and data administrators. At ang number 5 po ay ang NOC 2173, o software engineers and designers. So pang number 5 na category na po tayo, o yung other professionals po. So unang-una po sa other professionals na tinatanggap sa program na ito ay ang NOC 2151, o yung mga architects. Ang number 2 po ay ang NOC 2251, o architecture technologists and technicians. Ang number 3 po ay ang NOC 223, o civil mechanical industrial engineering technologists and technicians. Ang number 4 po ay ang NOC 7315, o aircraft mechanic and aircraft inspectors. Ang number 5 po ay ang NOC 2244, o aircraft instrument, electrical and avionics mechanics
and technicians. Ang number 6 po ay ang NOC at 2271 o air pilots and flight engineers. At ang number 7 po ay ang NOC 1242 o legal administrative assistants. So yan mga kabarangay, yung limang category ng mga occupations sa program na ito. So ini-encourage ko po kayo na i-Google search nyo po yung inyong NOC number para po malaman ninyo yung mga detailed na information about sa mga trabaho na yan. At para din po maging match kayo kung mag-a-apply kayo sa mga trabaho na yan. So ngayon naman po ay i-discuss naman natin kung ano yung process at mga requirements kung paano kayo mag-a-apply sa program na ito. So i-share ko po sa inyo yung screen ko para po sabay nating i-navigate at sabay natin na pag-aralan kung paano kayo mag-a-apply at eventually mag-immigrate dito sa Canada through this program. So umpisan po natin mga kabarangay. So i-copy and paste lang po natin yung link na nilagay ko dyan sa description box. So and then i-click natin enter. So lalabas na po dito yung Rural and Northern Immigration Pilot. So mag-i-immigrate po tayo dito sa North Bay, sa rural and northern na part po ng Canada. So saan po ba yan? So pag-click natin yung mapa, yan po, nandito po yung North Bay, yan po may bilog na yan. So pag sinoom out po natin, makikita natin dito yung Toronto, and then makikita natin dito yung Nova Scotia. Nasa northeastern side po siya ng Ontario. So i-close na po natin yan. So dito po kayo dapat tumira pagka nag-apply po kayo sa program na ito. And then pagbaba nyo po dito, makikita nyo dito, sabi niya, we would highly recommend that you read the pool guide. So ano ba yung pool guide na yan? So open natin sa new tab. So nandito po lahat ng information, lalabas po dito lahat ng information about sa Rural and Northern Immigration Pilot. So inirecommend ako po sa inyo na basahin nyo pong maigi ito dahil nandito po lahat ng information at mga requirements na dapat nyong malaman kung gusto nyong mag-apply dito sa program na ito. Then basahin nyo na lang po yan after nyong mapanood yung vlog natin. I-close na po natin. Then, pagbaba po natin dito, nandito po yung application process. So, i-discuss po natin yung anim na application process. So, unahin po natin yung number 1. So, unang-una po, pag-click po natin dito, lalabas po yung ano ba yung mga federal eligibility requirements. So, i-click po natin. Open natin sa new tab. So, lalabas po dito yung unang-unang requirements. Ang una po ay kailan po ay tumira kayo dun sa community na inyong a-applyan. In this case po, titira kayo dapat dito sa North Bay. And then, pangalawa po, ay kailan po ay meron po tayong work experience. So, ang minimum po na work experience ay at least 1 year of continuous work within the last 3 years. So, yung continuous work po, pwede po yan na full-time or pwede po yan na part-time basta po naka-accumulate kayo ng 1 year. Ang pangatlo po, ay kailan po ay meron kayong job offer. So, paano po kayo maghahanap ng job offer pag bumalik po tayo dito sa North Bay? So, i-click po natin yung employment. Pag-click nyo po yan, lalabas po dito yung job site. So, dito po po pwede kayong maghanap ng trabaho dahil nandito po yung lahat ng ano, yung mga approved na ano na employer. Nandito rin po yung mga latest na job, ano nila, yung mga job na requirements. Ang priority po nila na i-hire dito sa North Bay ay yun pong mga trabaho na nabanggit natin kanina kasi po, yun yung makailangan ng community nila. So, maghanap na lang po kayo ng trabaho dito para po sa inyong job offer. Then, balik na po tayo dito sa guide. I-back na po natin to. Balik tayo sa guide. So, ang susunod po na requirements ay pag bumaba po kayo, nandito po, kailangan po ay meron kayong education. At least ang education nyo po ay kailangan po ay high school diploma, post-secondary certificate, or degree that is valid and equal to a Canadian equivalent. So kung nag-aral po kayo sa labas ng Canada at kayo po ay graduate sa Pilipinas, kailangan nyo pong magpa-assess ng inyong education o kumuha kayo ng educational credential assessment para po malaman natin kung valid ba yan o equal dito sa Canada. So kung paano po kayo kukuha ng inyong educational credential assessment, meron po akong ginawang vlog about dyan, so panoorin nyo na lang po pagkatapos nyo mapanood yung vlog natin na ito. So, ang susunod naman po ay kailangan nating ma-meet yung minimum na language requirements in the Canadian language benchmark. So, ano ba yung Canadian language benchmark na dapat nating ma-meet? So, kung kayo po ay nasa skill type 0 and A o yung mga professional jobs, kailangan nyo pong ma-meet yung CLB6. Kung naman skill level B po kayo o mga technical and trade jobs, kailangan po ay CLB5. At kung naman po kayo ay intermediate jobs o yung merong skill level C and D,
kailan po ang ma-meet nyo ay ang CLB4. So, napakababa po mga kabarangay. Isa pa pong requirements, kailan po ay meron kayong settlement funds pagdating nyo dito sa Canada. So, magkano ba ang inyong kailangan? So, i-click po natin to. So, lalabas po dito kung magkano ang kailangan ninyong i-prepare pagdating nyo dito sa Canada. So, kung mag-isa po kayo, kailangan nyo po ng 9,096. So, habang po nga lumalaki yung family member ninyo, lumalaki din po yung settlement funds. Kasi nga po, yan po yung gagamitin ninyo pagka nag-immigrate na kayo dito sa Canada. Kasi yung mga unang buwan nyo po dito, eh wala pa kayong sweldo. So, yung pera po na yan ang gagamitin ninyo na panggastos. So, nandito po lahat ng mga settlement funds kung ilan po yung inyong family member. So, ang additional family member po ay magdadagdag kayo ng 2,450 Canadian dollars. So, yan mga kabarangay yung minimum na requirements under ng federal. So, balik na tayo dito sa process. So, ang number 2 naman mga kabarangay ay kailangan naman nating ma-meet yung community-based criteria. So, ano-ano ba yung community-based criteria na yan? So, i-click natin ulit to, open natin sa new tab. So, yan mga kabarangay, pag-click nyo po, lalabas dito yung, yan, yung mapa na tinignan natin kanina. Tapos, lalabas dito sa baba nito, yung community criteria. So, pag-click po natin, basahin nyo na lang po yung mga information dito kasi po pag diniscuss natin yan isa-isa, aabutin po tayo ng isang oras sa vlog natin. So, nire-recommend ako po na basahin nyo na lang po after nyo nga mapanood yung vlog natin na ito. So, close na po natin yan. And then, balik po tayo dito. So, punta na tayo sa number 3. So, find full-time employment in the community. So, naturoan ko na kayo kanina kung paano kayo maghahanap ng job offer. So, i-click natin ito pababa. So, nandito rin po yung mga frequently asked questions. I-click po natin. Open natin sa new tab. So, nandito po yung mga question and answer na dapat nyong malaman kung interesado kayo na mag-apply dito sa community na to sa North Bay. So, again po, in-encourage ko kayo na basahin po ninyo ito para po mas lalo ninyong maintindihan yung program na ito. So, i-close na po natin yan. And then, ito po yung pinaka-importante. Kailangan po kayong mag-build ng inyong candidate profile. So, i-open natin to. So, kasi po, dito kayo mag-a-apply online. Pag-click po ninyo, lalabas po ito, build your candidate profile. So, i-browse nyo lang po hanggang sa baba. So, nandito po lahat ng mga kailangan nyo na fill upan at kailangan nyo i-upload later. And then, sa bandang baba rin po, may mga part po dito na kailangan nyo mag-upload ng resume. Ito, yan, may part dito na kung saan kayo mag-upload. And then, may part din dito kung saan kayo mag-upload ng mga documents na galing sa Government of Canada. Gaya ng IMM 5911, IMM 5984, at IMM 5987. So, ano-ano ba yung documents na yan? So, i-open natin sila isa-isa. Ito po yung IMM 5984. Ito po yung Offer of Employment. Papapill upan nyo po ito o pipill upan po ito ng inyong employer. Kasama nyo po itong i-upload sa inyong application. So, ito naman po yung IMM 911. Ito po yung inyong application form. So, ito po, kailangan ninyo itong fill upan ng maayos at accurate. Kasi po, pagka po may isang mali, ay hindi na po mapaprocess ang inyong application. Tapos po, sa bandang huli po, kailangan nyo itong pirmahan. And then, pagka po sinave ninyo po ito, ito po ay mababalidate at magkakaroon siya ng barcode. At ang huli pong dokumento ay yung document checklist. Ito po ay standard sa lahat ng immigration programs. So, may kanya-kanya pong document checklist ang bawat immigration programs. So, ang document checklist po, ito po yung checklist ng lahat ng mga dokumento na dapat ninyong isubmit. Ito po yung usually nasa front page ng inyong application. So, nandito po lahat ng dokumento na dapat ninyong kumplituhin. So, i-browse nyo na lang po yan at basahin nyo po para po mas lalo ninyong maintindihan kung ano-ano ba yung mga dokumento na dapat ninyong i-submit. So, balik na po tayo sa application natin. I-close na rin natin itong profile. So, pagbaba nyo po, nandito po yung mga yung limang category na diniscuss natin kanina, gaya ng healthcare and social work, trades, yung business administration, information technology, other professionals, at saka yung iba pa po na open and OC. Ang susunod naman po na step ay number 4 o process. So, ito po yung diniscuss natin, yung IMM 5911. Kailangan po ay makumpleto nyo po ito na fill upan. Tapos po, pagka na-fill upan nyo na po yan, i-close natin, punta na po tayo sa number 5, isasubmit nyo na yung RNIP North Bay Area application ninyo.
So kasama po sa application ninyo yung mga dokumento na diniscuss natin, gaya ng offer of employment na galing po sa inyong employer at ang completed Schedule 1 na Rural and Northern Immigration Pilot o IMM 5911. So pag bumalik po kayo dito sa number 3, dito sa Build Your Candidate Profile, dito nyo po yan i-upload lahat. Meron pong corresponding na space dito kung saan nyo siya i-upload. And then, i-submit nyo na lang po yan. Pagka po baba natin, number 6 na process na po tayo. So, nandito rin po yung document checklist. So, again po, pag bumalik kayo dito sa profile, kailangan po yung document checklist, i-upload nyo rin dito. And then, once na-upload nyo na po, pagka po alam nyo na na-kumpleto na ang inyong dokumento, then, i-save nyo po at kung hindi pa po siya kumpleto, save and continue later na lang po. Pero kung kumpleto na po, i-submit nyo na po yan. So, yan mga kabarangay yung process kung paano kayo mag-a-apply dito sa North Bay Area under ng Rural and Northern Immigration Pilot. Yan po mga kabarangay yung topic natin sa araw na to. Sana po ay nabigyan ko kayo ng konting kaalaman at idea kung paano kayo mag-immigrate dito sa North Bay Area, dito po sa northeastern side ng Ontario. So kung bago po kayo dito sa aming channel, sana po ay bago kayo umalis, huwag niyo po sanang kalimutang mag-subscribe, i-click niyo po yung bell button, tapos i-click niyo po yung all para kung may mga bago kaming video gaya nito ay ma-notify po kayo. At para naman po doon sa mga lagi naming taga-subaybay at mga subscribers namin, maraming maraming salamat po sa inyo. At sana rin po ay huwag niyo kalimutang mag-thumbs up. Ako po muli si Boy Canada at nagsasabi nga, see you po on the next episode.